nagpapabigay po sa inyo ng bulaklak. Good day, Senyorita Rivera. Doon na palang masulit kong kalaban. Pepe, maaari bang ikaw muna kumalaban sa kanya? At pag natalo ka, huwag mumodelo ka sa ambil na babae, ha? Saran niyang bibig niyo, Ginoo. Baka pasukan niya ng langaw. Di ka sanay matalo ng isang babae, no? O hindi sa tulad ng isang napakagandang binibig. Pepe, Mademoiselle Nelly Bustel. Bonjour. Kinagagala kitang makilala, Mademoiselle Nelly. Kinagagalak kitang makitang magmodelo para kay Juan mamaya. Iha, anak. Nasaan na si Ginoong Kiping? Umalis na po, Inay. Wag po kayo mag-alala. Hinarap ko naman po siya ng maayos. Sana inimbitahan mo na dito maghapunan. May bago pa namang huling alimango. Bakit, anak? Hindi mo ko ba siya napupusuan? Siya na ang pinakakarapat dapat na maging kasintahan. Mabait. Gwapo. Masipag. Simpatiko. At siya na ang may magandang kabuhayan. Wala naman ako naramdaman para sa kanya, Inay. Ano ba? Hindi dapat pumipilit ang pag-ibig. Pero pwede mo itong matutunan, hindi ba, anak? Subukan mo lang siyang kilalanin. Malay mo, magbago ang isip at puso mo. Pwede mo naman subukan. Magawa mo yun para sa amin, hindi ba? Nak? Yaman din lamang na marami namang ilustrado dito sa Paris ay bakit hindi tayo bumuo ng sarili nating grupo. Magkaisa tayo, mga kaibigan. At anong tatawagin natin sa grupo natin? Bueno, ipagmalaki natin ang tawag sa atin ng mga Kastila. Tatawagin tayong Indios Bravos. Gusto ko yan. Totally, may mga grupo naman sa Barcelona at Madrid. Eh bakit wala dito sa Paris? Kaya kayo munang kumilos dito habang babalik ako sa Espanya. Walang problema. Magandang ideya na isip mo, Pepe. Bonjour, Juan. Bonjour, Mel. Pwede ko ba silang kuhanan? Oo naman. Bonjour, Pepe. Bonjour. Bagay sa yung suot mo. Ganyan din sa'yo, binibini. Oo, Pepe. Huwag masyadong magalang, ha? Tamis! Sen. Kanina pa ako nilalagam sa pwesto ko. At susunod na nobela mo, tawagin mo itong Nelly Metangere. Tumigil na kayo talaga.
anak, bilis! Mauuna na ako. Sige, Pepe. Sige, Nelly. Ano nga, Pepe? Tagal na namin kilala itong si Nelly, pero ikaw ngayon itong may namumukod tayong paalam. Sige, Pepe. Ako nga itigilan ninyo. Pero hindi nga, Pepe. Bagay kayo. Liberal din siya mag-isip. At halata ng mga iba ang tingin niya sa'yo. May pag-asa kayo. Sa kapawan. Oo, maganda si Nelly. Pero kaibigan lang ang tingin ko sa kanya at alam niyo naman na may nagmamayari na ng aking puso. Kung gayon pala, Senyor Rizal, isa ka palang numero unong romantiko. Your mother told me you liked flowers. I didn't know what else to get you, so I brought you all of these. Hindi ka na dapat nag-abala. Ang ibig kong sabihin salamat. Kakaiba ka talaga, Senyor Keeping. Charles, na lang. You don't need to be so formal. Sandali, ipaghahanda ko kayo ng merienda. Gusto niyo po bang maupo? Oh, no, I'm quite all right. It's cool out here. Besides, we have a bit of privacy. I wanted you to know that I really like you, Lenore. Ants. Flowers. And ants. Flowers and ants. Ay, kaya kayo siguro nilalanggam. Ay, napakatamis ng inyong pag-uusap. Nanggaling na ako kay Whaler. At malaki may tutulong ng taong yan sa atin. Kesa doon sa walang kwentang terror na yun. Natitipon sa'yo, Conchita. Takampi natin siya. Mabuti naman kung sa ganon. Makakatulong siya sa'yo sa pagdidisiplina sa mga pesteng Indio sa iyong lupain. At alam mo pa ba ang balibalita? Nagpupulong-pulong daw ang mga magsasakang yan. Alam mo kung sinong namumuno? Si Pasiano Mercado. Siya nga? Pamilya ng mga Filibustero. Sinabi mo. Kaya't kung ako sa'yo, ipuputulin ko na agad-agad ang sungay ng panganay na lalaki ng mga merkado. Mama! Why are you crying? Wala po to, Senyor. You don't just start crying for no reason. Tell me, what is it? What happened? Maybe I can help you. Hindi ko po alam kung matutulungan niyo ako. Hindi ko po kasi alam kung naranasan niyo na magmahal ng isang tao ng buong puso. Pero sa huli, nalulukuhin kayo pala.
mas baliwalain ang pagmamahal. Padre. Awa ka ng Diyos. Salamat. Napakasarap ng pakiramdam na makabalik sa mainit na bansang ito. Pero sa totoo lang, Mama, hinahanap-hanap ko na ang malamig na simoy ng hangin sa Europa. Oh. Padre. Kailan ba natin aangkinin ang lupain mo sa kanan? Malapit na, iho. Malapit na nating mapalaya sa mga merkado sa ating lupain. Ha? Inintay ko siya. Umasa ako. Kumapit ako sa lahat ng pangako niya sa akin. Hindi man lang niya ako hinanap para sabihin sa akin na hindi niya na ako mahal. Ganun po talaga kayong mga lalaki. I can promise you, I'm not like them. I'm not them. When I love wholeheartedly. I'm not ashamed to show my feelings. Mahal na. Mahal kita. I know there's no replacing Pepe, but you have to try. You have to try and love again. Ayaw ko na umiyak. Nakakapagod. Sakit dito. Ayaw ko na umibig. Ayaw ko na. Don't say that, Eleanor. Don't say that. It all depends on who you entrust your love to. Who you give your heart to. You can love again. I want to make my feelings perfectly clear, Eleanor. You, Eleanor, spend your life with me. Pepe, may dumating ka nga pa ng Liam galing Pilipinas. Oh, galing to kay Tio Antonio. So, kas, may balita na rin ako kay Leonor.
Bakit, Pepe? Anong nangyari? Si Leonor, tanging babaeng minahal ko. Magpapakasal na sa iyo. Aral na rin nila akong pinatay. Aral na rin nila akong pinatay. Ikaw ang magiging pinakamagandang ikakasal ngayong taon. Nay, tama na ang paglagay niyo ng puntas. Nais ko pong magsuot ng simpleng damit sa kasal ko. Konti na lamang. Pinapaganda ko pa. Anak, ikuha mo naman ako ng sinulid. Andun sa kahon. Sige na. Sabihin ito. Anong ibig sabihin nito, Nay? Ha? Ang daming sulat! Ano? Kasan mo? Hindi namin lubos na maisip na... Dapat sinabi niyo yung totoo! Hindi namin lubos na maisip na... Sabihin niyo sa akin yung totoo! Gusto ko malaman yung totoo! Mahal ko si Pepe! Pinahirapan niyo lang ako eh! Pinahirapan niyo ako! Inisip ko lang naman ang kinabukasan mo, anak. Paano pag namatay na kami ng ama mo, hindi namin lubos maisip na magkasama kayo sa kulungan ni Pepe. Huwag kang mag-alala. Inay, hindi ko kayo bibigyan ng kahihiyan. Itutuloy ko ang kasal ko kay Kipit. Pero may tatlo akong kondisyon. Hindi na ako tutugtog muli. Hindi na ako aawit muli. Hindi ko na kayang humarap sa teklado o sumubok kumanta nang hindi na aalala si Pepe. Sa pagpapakasal ko sa iba, para ko na rin pinatay ang musika sa buhay ko.
Kayo, Inay, ang simula't sa pulang may gusto sa kasalang ito. Kayo ang dapat nasa dambana. Kaya't sa araw ng aking kasal, hinding-hindi ka aalis sa tabi ko. Ito ang ikatlo kong kondisyon. Ang araw ng aking kasal, tila araw ng kamatayan. Nararapat ng kulay pangluksa ang isuot. Magmula sa araw na iyon. Pepe! Pepe! Nandito ka lang pala! Kanina ka pa namin hinahanap! Senyor, halika, halika. Halika, damayin mo ako. Sino ba yung keeping na yan? Akala niya porque tiga Inglaterra siya. Makukuha niya lahat ng gusto niya. Bakit di mo siya tawagin? Valentin, tawagin mo. Pe. Para malaman ko sino yung tunay na lalaki sa amin, ha? Tawagin mo! Pepe, ano ba? Ano ba? Kakasugat ka na, tama na! Kailangan ko masaktan. Kailangan ko masaktan para... Kailangan ko masaktan para mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Alam ko na, senyor. Sutukin mo ako. Pepe, tama na. Sutukin mo ako! Tama na! Ulam pa. Kulang pa itong sakit na nararamdaman ko! Bakit, Lenore? Ba't di mo ako nahintay? Bakit?
Wala kayong ititirang bakas! Dahil mong bagay dyan sa mga Pilipisterong yan! Sunugin lahat! Mahal na kita, Nelly. Makasal na tayo. Masigit na matiging parusan tatanggapin mo. Kedyo sa unang libro ng ginawa mo. Alam mo namang kamatayan ang sasalubong sa'yo sa Pilipinas. Minsan lang dumating ang kamatayan sa buhay ng isang tao.